What's up mga guys? Magandang umaga, tanghali man o gabi, saan sulok ka man naroon sa mundong ibabaw na ito. Share ko ulit sa inyo guys itong humanitarian na idol. Ito'y doon naman sa kay Congressman Roman sa Bataan mga kaibigan. At baka hindi nyo pa napapanood ito mga kaibigan, ay i-share natin sa inyo. Ito, i-play muna natin itong mga slide ng mga picture bago natin i-play yung audio at mag-reaction tayo yung video. Saglit lang to mga kaibigan, mga 40 minutes lang to, ay 40 seconds lang itong mga picture. Siyam na picture lang ito. Pagkatapos nito ay saka tayo mag-reaction sa video ng pagtalumpati ni Idol dito sa Bataan kay Congressman Geraldine Roman. Ayan, nagsasalita siya dyan. Ayan si Idol. Okay. Okay, dito naman tayo sa video ni Idol at magtatalumpati siya rito sa Dinalupian, Bataan. Bataan pa rin ito mga kaibigan. Parang ibang parte na ng Bataan ito. Ewan ko kung wala yata si Congressman Roman na rito, ibang araw na siguro ito. Kay, tingnan natin kung Vera Perez yata itong kasama niya rito mga kaibigan. Dito guys, pinapakita natin ito sa inyo para patunayan lang natin yung sinasabi ni Idol na kanyang pag-humanitarian ng 17 years o umabot na yata na ng 19 years mga kaibigan. Magmula hanggang ngayon ay kumbaga nakilala lang natin si Idol ngayong panahon ng pandemya, samantalang 19 years ago ay ginagawa na niya ang pag-humanitarian. Amahan. Kaya ituloy natin ang panonood. Medyo malabo lang ang audio dito mga kaibigan. Ito'y gusto ko lang i-share sa inyo itong mga video ni Idol sa kanyang pag-humanitarian kung hindi nyo pa ito napapanood. Technical staff, lahat ng pumunang aktivitan na ito para maiparating po sa inyo yung ganyang klaseng pagtulong. Ganun din po kay Dr. Balingin, yung aming presidente ng Integrated Philippine Association of Optometries. Maraming salamat sa inyo. Sa mga mahal ko sa loyalist na hanggang ngayon, sumusunod pa hanggang dito. Pero mga loyalist, pwede po po na natahin po yung buya, nakulit po yung buya, pero pinigil po namin parating dito. Meron lang po akong konting isang maliit na bagay na gusto sana ngayon marating sa mga taga-Dinalupian. Alam niyo po, kung magbibisyon ako, lagi lang ito
Foundation. Binanggit niya ulit ang Marcos Foundation, mga kaibigan. Malabo, hindi masyadong maintindihan yung sinasabi ni Idol, eh, yung Marcos Foundation lang ang narinig ko. Tuloy natin. Ayan naman mga kaibigan, at isa na naman itong patunay na ang ating idol ng pandemya ay hindi lang ngayong pandemya ang kanyang paglabas, kundi matagal na siyang nag-humanitarian. Ayan naman, kaya yung mga nagsasabi na puro mga peke ang mga ginagawa ni Idol ay ano ang masasabi natin dito? Wala ba mga katotohanan ito sa dami ng tao na yan? Kung yan ba ang pang-i-scam, yung pagbibigay pala ng salamin ay pang-i-scam? Ayan naman mga kaibigan, pangbubudol ba ang mga pagbibigay ng salamin ni Idol? Ayan naman mga kaibigan, dahil nga walang nakagawa kahit sino man dito, kahit dito lang sa Pilipinas, maaring buong mundo ay walang nakagawa itong ginagawa ni Idol. Wala, kasi sabi nga, yung sinasabi niya na hindi na raw ipagkalat, eto hindi naman natin alam ito, hindi na ipagkalat ito mga kaibigan. Kumbaga, etong panahon ng pandemya, ngayon lang siya lumabas. Kasi nga, maaring, kumbaga, hindi na, kumbaga, gusto nang ipakita ni Idol ang kanyang pagtulong. Dahil nga noon, ay hindi siya napapansin, kaya napuno na ang salop, kumbaga. Kaya lumabas na siya sa social media. At siya na mismo ang gumawa ng paraan para makilala siya. Eh dito ay walang media mileage sa haba-haba ng panahon ng kanyang pag-humanitarian. At doon na nga nagalit ang kalaban nung siya ay lumabas. Ayun naman mga kaibigan. Kaya hanggang sa muli, ang inyong kaibigang Roman Carinuel TV magbabalik.